papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Mag-ibang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain din. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Cecilia, dalaga at martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang. Paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayaman. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang kaldeyo. Inuutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Tatlong taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito, sina Daniel, Ananias, Misael, at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasiya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas
na huwag silang pakanin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya ay makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglagaan ng pagkain ninyo araw-araw. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami na mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at tignan ninyo ang magiging resulta. At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin, pagkatapos ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila salip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Espenaz ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sapagkat di natin talon.
Diyos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito, makapwedeng tingnan po muna natin at suriin ang ating mga sarili. Saan po tayo madalas? Doon ba sa lagi tayo ang humihingi o ang binibigyan? O tayo yung nagbibigay na madalas? So nasaan tayo dyan? Yung pagpunta mo ba dito, pagsisimba mo dito ay para humingi? O yung pagpunta mo dito para magbigay? Magbigay ng pasasalamat, magbigay papuri. So nasaan tayo dyan? Sa tuwing pumupunta tayo dito. Mag-focus tayo doon sa nagbibigay. Okay? Kasi madalas naman dito, pengi ako, Lord. Pengi nito, Lord. Pengi nun, Lord. Dito muna tayo sa nagbibigay. Kasi sa Ebanghelyo, may nakita si Jesus, no, na dalawang tao, isang mayaman na nagbigay para sa templo at isang mahirap na nagbigay din para sa templo. Pero mas pinuri ni Jesus yung babaeng balo. Pag sinabi pong balo, no, parang kabilang siya sa mahirap na, no, sa pamantayan ng lipunan, kasi ang hilig natin maglagay ng mga tag, yan, mayaman yan, ito, mahirap yan. Pero dito po, mas pinuri ni Jesus yung pagbibigay ng balo kesa doon sa ibinigay ng mayayaman. Masarap po sa pakiramdam yung nakakapagbigay ka. Tama po ba? Yan. Kung sakaling hindi mo pa nararamdaman yung pakiramdam ng nagbibigay, eh alam mo na yung sagot kung nasaan ka ba sa dalawa. Yung laging umaasa, laging humihingi, o doon sa nagbibigay. Balik tayo ulit sa nagbibigay. Masarap sa pakiramdam ang nakakapagbigay ka. Pero kailangan nating suriin, bakit ka nagbibigay? Yan. Kasi nagbibigay ka, baka dahil may pangangailangan ka rin. Yan. So uuwi din tayo dun sa tayo yung umaasa na bibigyan. Yan. So bakit ka nagbibigay? Yun yung maganda rin na suriin. Kasi importante po yun, no? Dahil yun yung nakikita ng Diyos yung nilalaman, yung dahilan o motivation mo
bakit ka nagbibigay? Gaya ng nasabi ko, masarap sa pakiramdam yung nakakapagbigay ka. Sa kahit anong paraan, pwedeng material, pera, maging kahit ang sarili natin, masarap sa pakiramdam. So ngayon po, bakit tayo nagbibigay? Marami sa panahon ngayon, no? Isa kasi sa gusto natin marinig, uy, ang bait mo naman. Kasi sa atin, basta nakakapagbigay ang isang tao, ang tingin natin, ang bait niya, ang generous niya. Ang bilis din natin mahulog, mapaniwala. Pero kung susuriin natin, no, marami ang nagbibigay ng may kanya-kanyang dahilan. May nagbibigay kasi gusto lang talaga niyang makatulong. Meron din naman nagbibigay, hindi dahil mabait siya, kundi dahil naghihintay ng kapalit. Kaya nga po, ang isang taong nagbibigay, hindi talaga generous. Dahil ang tawag dyan, investor. Nag-i-invest na pagdating ng araw, sisingilin kita. Pagdating ng araw, babawiin ko yan. So mabait ba talaga siya? O business-minded lang talaga? Nag-i-invest lang talaga? At yung sa din, yun bang ibinigay mo ay talagang galing sa iyo? O galing sa kung saan? Para lang masabi na generous ka, kaya mo ito ginawa. Pero yung totoo, alam natin, hindi galing sa iyo yan. Kaya nawa po, no, sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito, mas makita nawa natin yung ating mga dahilan o mga rason kung bakit tayo nagbibigay. Kasi yun yung nais na mas makita ng Diyos sa atin. Kung dito nga po, no, kung dito nga sa simbahan, kasi sa simbahang Katoliko, hindi naman tayo pinipwersa. Bagamat meron tayong obligasyon na magbigay sa simbahan bilang bahagi ng simbahan, pero hindi ka pupwersahin. Dahil ang hinahangad natin, magkusa tayong magbigay ayon sa ating kakayahan. Sa akin pong pagninilay, minsan po, no, bakit ako minsan, hindi man madalas po, no, nagiging madamot at nagiging hadlang ito para mas maging mapagbigay ako sa pangangailangan. Minsan, lalo na pagdating sa pamilya, di ba, na-experience nyo, no, pag yung maya't-maya, ihingan kayo ng kapamilya ninyo. Diba, no? Minsan yung bang naglalaban sa loob mo, no? O mga ibang tao, kaibigan, kapag humihingi sa'yo, no? Minsan ayaw mo magbigay. Hindi dahil wala kang maibibigay, kundi ayaw mo lang talaga magbigay dahil umiiral minsan yung pagiging selfish o kaya yung takot na baka maubusan. Diba, no? May ganyang ramdamin na sa loob mo lang, alam mo naman po, no? Ikaw din naman makakaalam niya. Ito yung aking sariling karanasan na minsan ayaw kong magbigay kasi mas pinangungunahan ako ng pagiging makasarili na paano ako? Mayroon din akong pangangailangan. Paano ako? Mayroon din akong gustong bilhin. Paano naman ako? O kaya naman yung isang bahagi na natatakot kang maubusan. Si Santa Cecilia,
na ipinagdiriwang natin ngayon, siya po ay mula sa isang mayamang angkan, mayaman na mayaman. Pero mas pinili niyang iwanan yung yaman at ibigay ang kanyang sarili para sa Diyos. Yung akala mong wala ka nang maibibigay, pero ang totoo, meron pa. Dahil lahat naman ng meron tayo, galing sa Diyos. So ang Diyos, sa kanyang kabutihan, hindi mauubusan magbigay para sa atin. Tandaan mo yan. Hindi mauubusan ng Diyos ng pagbibigay sa iyo para nang sa ganon may maibigay ka sa iba. Yeah. Iyon yung halimbawa no, na napatunayan at pinatunayan sa atin ni Santa Cecilia. Nawa mas ma-inspire tayo na magbigay kaysa ang humingi ng humingi. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagkumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Ang ating pong itutugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo, hindi lamang mula sa ating kasaganahan, kundi mula rin sa ating kasalatan, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, muling ihahandog sa'yo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambenanyang panan. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mo ang kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapad na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga tatanggap po ng komunyon, huwag po kayong aalis sa inyong mga pwesto. Huwag po kayong magpapalit-palit para maiwasan po yung pagdidikit-dikit po ninyo. Kami po ang bahalang mag-abot ng komunyon. Katawan ni Kristo. Amen. Sa lahat ang tangi ng yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag na handa'y payapa't may ganap.
hinahanap kita sa aking kapwa. At siyang tanging tumatanglaw bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan, lakas at tibay. Laging awit ang sagisag na mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawiin niyang lahat ng panindim. Sa gunit at dahas ay limutin. Sisidlang putik man ako, kayamanan ka ng puso. Ang gantimpala ko'y ikaw, pag-asang natatanaw. Ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa announcement. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, dating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, sama namin, ikaw ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19
at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.